Magandang umaga po sa inyong lahat. Tinatanong ako ni Father Mab, sabi niya, alam paano ka ba introduce? Sabi ko, bawasan na yung kung ano-ano. Ano po? Sabi mo lang, pare. Nakakatakot pag kami sa niyang ibang mga introduction. Ano po? We have already prayed, but let me invite you to ask the Lord for the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Amen. Allow me to use the words of St. John of the Cross to help us in our reflection for today. St. John of the Cross have said, in the twilight of our lives, when we bend our knees before God, God will never ask how much money you have, where you have been, what titles you have gained, but He would simply ask the question, how much love you have given? How much love you have given? Not about how much money you have, where you have been, what titles you have gained. It's good to us. Why do you think people go to Angeles University? Have you asked the question? Why do people go to Angeles University? Sa dinami-dami ng universidad, bakit sa Angeles University? Hindi po ba, ano? Palagi ko yung sinasabi, tutal sinabi din naman, graduate ako ng Adamson University. At alam niyo yan, up to now, Adamson remains the number one university in the Philippines. Arranged alphabetically. Una pa rin kami kaysa Angeles, no? Diba? Wala namang kumukontra dyan. But it's good to us, why do people go to Angeles University? To earn a degree? Tinatanong ko, saan ba magaling ang Angeles University? Why Angeles University? To be successful? You must know the reason why. If the basis of being successful is to earn a degree, then you cannot say Steve Jobs is unsuccessful because he has earned no degree. He has earned no degree, even though he was invited in many baccalaureate activities. He has no degree. Kung ang basis ng success ay to earn a degree, then parang mali yun. There's a big difference between having a degree and having an education. Parang tahimik kayo, no? But whether you like it or not, there's a big difference between people with a degree and with an education. There's a big difference between happy and successful. A degree does not guarantee success. A degree does not guarantee happiness. Hindi po ba? So, magandang tanong yun eh. Magandang itanong yun sa mga nagtratrabaho sa academic institution. Why do people come in our university? My dear friends, as I always say this to many people, to many children, even to parents,
that they should inculcate to their children that when you send them to school, they should not simply bring home a diploma, but an education. Mag-uwi ka ng pinag-aralan, wag lang diploma. Kasi hindi lahat ng may diploma, may pinag-aralan. At hindi rin naman lahat ng may pinag-aralan, nag-uwi ng diploma. Mahalaga lang talaga ang diploma, hindi po ba? Ano? Nakakalimutan lang natin na napapagawa sa rekto yan. Napapagawa sa rekto. The difference between happy and successful is that happy people are people who wants what they get. Who wants what they get. But successful people are people who gets what they want. Successful people gets what they want. But happy people, they simply wants what they get. They are grateful. They are grateful for what they have. To have a degree perhaps can build a future, but education builds character. A degree can build a future, but education should build character. Doon po sa tanong na, bakit ba sa Angeles University? I hope you can say, because we build education. We form character. It is people with character that change the world, not with diploma. Kaya nga po, from the words of St. John of the Cross, is it really money? Is it really where you have been? Is it really title that is more important? At the end, it is our relationship that matters. Darating ang panahon, ang mga kamay na ito ay manghihina. Ang utak na ito ay makakalimot sapagkat yan ang katotohanan ng buhay. My dear friends, do not forget this, that in life, what really matters most is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. What really matters most is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. Sabi kanina, masaya ka pag kumikita ka ng 110,000. Talaga ba? Kasi darating ang araw, hindi ka na muli marunong magbilang. Sabi nila, ang unang palatandaan ng pagtanda ay nakakalimot kung ano ang iyong pangalan. The first sign of aging is you forget names. Di po ba, ano? Sabi nga, ang tagal na nag-uusap. Sabi ng anak sa nanay, ma, sino yun? Di ko maalala. Pero kung magkwentuhan kayo, grabe ang tawanan. Di ba? So ano? Mas mahalaga ang karanasan kaysa sa pangalan. The second sign of aging is you forget faces. Hindi mo na maalala ang pangalan, pagkamisan, nakakalimutan mo na pati mukha. Diba? Sabi nga niya, familiar ka sa akin. Sino ka nga ba? Sabi ng kausap, tumigil ka. Ako ang asawa mo. Pinagtatawa na natin yan. Pero minsan, ang mga anak ay kinausap ako dahil
ang tatay nila ay nakalimutan na ang mukha ng kanyang asawa. Tinawagan silang lahat. Mabuti na alala mga number nila. Sabi, tumawag kayo ng pulis. May ibang tao sa bahay na nakikialam. Sabi, sino po yan? Nag-uwi ang mga anak. May kasamang pulis. Yung tatay nakaupo lang sa may sopa. Sabi, sino? Hindi ko alam kung sino siya. Nandoon siya sa kusina ngayon, nakikialam. Pinuntahan ng anak. Sabi, ma, sino ibang tao dito? Ayaw ko dyan sa tatay mo. Tapos, sino ko ba? Yung babae sa loob. Sabi, asawa niyo yan ah. Sabi, may asawa ako. Kaya, anong ginawa nila? Lahat ng bahagi ng bahay, mayroong picture nung sila'y kinasal. My dear friends, my brothers and sisters, later on, sorry for saying this, later on, we will become weak, old, and stupid. Sorry for the words. Later on, we will all become weak, old, and stupid. Anong aspiration natin? That we may become strong, wise. Di po ba? And hopefully, we are intelligent. Anong nakikita niyong madalas? Lalong-lalo yung nagpe-Facebook tungkol sa mga driver. Anong ilalagay nila sa likod? Pasensya na. Bagong driver. Bobo pa. Nabasa niyo ba yan? Pasensya na. Bagong driver. Bobo pa. Anong comment ko doon? Pasensya na. Dati ng driver, bobo pa rin. Di po ba? Bakit? Garanti ba ang pagtanda? Hindi. Hindi. It is not the age. It is not the title. It is the character that will change the world. The three most important questions from the book of Genesis, chapter 3. Three important questions that you should be asking regardless of your years. And what is that? Where are you? Who told you are naked? Why did you do such a thing? When God was strolling in the garden, He was looking for Adam and Eve. He cannot find them. So, He asked, where are you? Where are you? And the answer was, we are hiding ourselves because we are naked. And God asked them, who told you are naked? Who told you are naked? Before they were able to answer the question, He said, have you eaten the fruit of the tree? And He said and asked the question, why did you do such a thing? That in the very beginning I have told you, you can eat everything except from the fruit of the tree. That is a very important question. Where are you? Allow me to ask the question, where are you? Please don't tell me you are in the auditorium of Angeles University. God knows where are you. But when I say, where are you? Are you happy? Are you successful? Where are you? Where are you in terms of your dreams and aspirations? Where are you in terms of your age? Where are you in terms of your career? Where are you? If life is only 70, 80 for those who are strong, where are you? I always say this,
if this is the point where you are born, and there, and this is the point where you are going to die, where are you? Are you still in the middle or nearing the end? In terms of your career, where are you? Hello? Malapit nyo na bang maabot ang inyong pangarap? Ano ang pangarap? Nasagot nyo ba ang tanong na yon? Ano ang pangarap? Yumaman lang? Kumita lang? Yung iba mag-asawa lang eh. Di po ba, ano? Sapagkat parang kasalanan ang maging binata o dalaga. Sabi nga ng isang nagsisimba sa Greenbelt, Father, ipagdasal mo naman ang mapag-asawa na ako. Kaya ang tanong ko sa kanya, bakit gusto mo mag-asawa? Ang sagot niya ay, kasi Father, nalulungkot na ako. Hindi ko na siya pinahaba pa. Ang sabi ko na lang sa kanya, Totoy, huwag na huwag kang mag-aasawa. Bakit naman, Father? At least ngayon, ikaw pa lang ang malungkot. Bakit? Feeling nila, ang pag-aasawa ang solusyon sa kalungkutan? Ano nangyari? Kaya marami naghihiwalay. Di po ba? Ano yung mga pangarap? Where are you? Where are you? Ano sabi ni Simon Sinek? If you want to walk fast, walk alone. If you want to reach or you want to walk further, walk together. Yun ang kanyang aklat. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk further, walk together. Dinagdagan ko yun. Anong aking dinagdag? But if you want to reach destiny, you must walk with the right people. Why? Why walk fast? Why walk fast? Mahirap yung ang bilis-bilis ng lakad mo. Hindi mo naman alam kung saan ka papunta. Hindi po ba, ano? Dati naiinggit ako pag sinasabing, ikaw, Totoy, papunta ka pa lang, kami pa uwi na. Nadinig niyo po ba yung kasabihan na yon? Kahanga-hanga yon. Mabuti pa sila, pa uwi na ako, papunta pa lang. Pero ngayon, tinatanong ko na, saan ho kayo nakarating? Walang nagtatanong saan sila nakarating na. It is not enough that you're able to walk fast. It is not enough that you're able to walk further. The bigger question is, have you reached your destiny? Have you reached your destiny? Meron nga mga tao, aral lang ng aral, hindi po ba, no? Lahat ng letra dinugsong na sa pangalan nila. Hindi po ba? M-A-P-H-D X-Y-Z. Hindi ba? Wala. Ang problema dun, ang daming letra, hindi naman nakapagtrabaho. Bakit? Hindi marunong. Merong titulo, pero walang pinag-aralan. Where are you? Who told you are naked? Kanino ka ba nakikinig? Kanino ka nakikinig? Bakit ka nakinig sa isang ahas? Sorry for the word. Yan ang sinasabi ng Diyos. Ako ang nagbigay sa iyo ng buhay. Ako ang naglagay sa iyo kung saan ka ngayon. Pero bakit sa iba ka nakinig? Who told you are naked? Who are the people who have been listening? Who are those people? We don't listen to everybody. Sadyang mayroon tayong pinapakinggan, di po ba, ano? Mayroong tinitingnan at mayroong tinititigan.
Ang malungkot na kwento ay, hindi lahat ng mga anak nakikinig sa magulang. Hindi lahat ng anak. Kaya nga pinagsasabihin ko yung mga anak eh, bakit sa kaibigan ka nakikinig? Yan ba nagpalit ng lampin mo nung ikaw ay lumalaki? Yan ba nagpasuso sa iyo nung ikaw ay lumalaki? Sila ba ang gumastos sa iyo habang ikaw ay lumalaki? At sila ba nagsasabi sa Diyos, sana ako na lang may sakit nung ikaw ay may karamdaman? Hello. Mga minamahal na mga kapatid, who told you are naked? And third, why are you doing what you are doing? Why did you do such a thing? Lent is a time to take a pause and see ourselves as God sees us. We will never go to heaven based on the perceptions of others. Take note of that. We will never go to heaven according to the perceptions of other people. We will go to heaven by what is in our hearts. Because you can be good from the eyes of some, but you can be bad in the eyes of some. Wala namang perpekto, hindi po ba? Wala namang perpekto. Kung meron mang perpekto sa panahon ngayon, kung hindi man pangalan, apelyedo na lang. Pero pagkatao, wala. Wala. Magsabi kayo. Lahat tayo may kapulaan. Kaya nga mahalaga yun eh. Where are you? What are the basis of your decisions? Hindi naman tayo bumabata, tumatanda tayo. Di po ba? If life is only 70, 80 for those who are strong, 62 na ako. 62 na. Sabi ng isang pare, Father, ayon sa pag-aaral, sa Pilipinas, ang average age 70 lang. Sabi ko, sobra ka naman. Kunin na natin yung sinabi ng Diyos. Life is only 70, 80 for those who are strong. Bakit ko sinasabi yun? Kasi kung ang buhay ay 70 lang, 8 years na lang ako. Kung 80, 18 years. Pero tanggap ko yun. Pero ano problema? Kung yung 62 mabilis lang, definitely, yung 18 years, mas mabilis. Tama po ba? Maiksi lang yun. Na-stroke ako 2 years ago, when I was 60, completely paralyzed. Nagmisa ng alas 7, nagkasal ng alas 3, nagda-drive ng alas 5 ng hapon dahil meron kaming dinner ng alas 8 sa Mega Mall. Normal. 3 weeks before the stroke, nagpa-blood test ako. Ang ganda ng blood test. Sabi ng doktor, congratulations. You are so healthy. Tapos after 3 weeks, stroke. Kaya simula nun, di na ako naniniwala sa blood test. You can be deceived. You can easily be deceived. Can you imagine? At 5:15, I was completely paralyzed. Tumigil ako dahil naduduling ako. Maya-maya, hindi ko nararamdaman ang kamay ko. Sabi ko sa katabi ko, tawagan mo sa ganyan, ipag-drive. Bakit? Hindi na ako makakapag-drive.
pakitawagan mo yung gwardiya ng Mercury sa may pandakan, ilipat ako sa likod. Bakit? Hindi ko na maramdaman ang aking bewang. Ibig sabihin, yung paralysis bumababa. In 15 minutes, sabi ng gwardiya habang binubuhat ako, "Father, kapit ka lang, hindi ko po magalaw ang aking kamay." Dinala ako sa hospital. Wala na. Anong cardinal rule? That you have 3 golden hours in your life if you have experienced a stroke. Or else, you're either be dead or vegetable. So, dali-dali. Pinapatawagan ko yung mga doktor, yung doktor ko, doon sa isang hospital, nagluloko pa kung anong dapat gawin. Sabi ko, ilipat ninyo ako sa Cardinal Santos. Nilipat ako. Nadala ako sa Cardinal Santos 10:30. 10:30. 5:15 ng stroke. Ibig sabihin, tapos na ang golden hour. Wala na pakiramdam lahat. Alam ko, mga tinutusok-tusok nila yon. Kasi tinatanong nila, nararamdaman mo ba ito, Father? Wala po. Ito, Father? Wala po. Ito, Father? Wala po. Nadinig ko pa yung doktor sa emergency room. Tinatawagan yung kaibigan kong doktor. Sabi niya, "Father Dave might not make it." Can you imagine? Can you imagine? With all your dreams and aspirations, ano sabi mo? Sikat sa social media? Wala. Pag na-stroke ka, wala. Everything has no value. Wala. Nadinig ko yun. He might not make it. Gusto kong malaman, ano kaya itsura ng might not make it, no? Eh, hindi ko mamulat ang mata ko eh. Kasi naduduling ako. Dinadaan ko na lang sa biro. Sabi ng mga pari, no, ako'y nakabango na, sabi, "Naramdaman mo bang mamamatay ka na?" Sabi ko, parang hindi naman. Wala naman ako nakitang kaluluwa. Diba? Sabi nila, pag mamamatay na, makikita mo na dahil yung kamag-anak mong namatay. Hindi po ba? No? Wala naman. Wala naman. Sabi nung isang doktor yung dumating, ano po, alam ko, nag-uusap-usap sila eh. Sabi na, ano, nakakarinig pa ba? Sabi nga gano'n, nakakarinig pa ba? Sumagot ako, opo, naririnig ko pa. Sabi nung doktor, ba, nagsasalita pa? Di ba? Bakit? Kailangan mo aliwin ang sarili mo. Di po ba, ano? O, pinakamahina dyan. 7 days sa ICU, 1 month sa hospital. No, tinatantya ko. Pero ano mangyayari doon sa 1 month? Makakatayo ba ako o gulay ako? Hindi mo alam. Hindi mo alam. Mga minamahal na mga kapatid, what I'm trying to say, if you are dying, a degree without a degree, a money without, and someone without money, parehas lang. Parehas lang. Yung mga nahihirapang huminga, parehas lang. Parehas lang ay tsura. Ha? Pag medyo mayaman, medyo nag-i-English. Ocho, ocho, ocho. Medyo English lang ng konti sa ICU, sa emergency room. Pero pag malala na, isa lang ang sigaw, "Aray! Aray!" Parehas lang. Parehas lang. There is no guarantee. A degree is never a guarantee. Money is not a guarantee. Popularity is not a guarantee. Kaya nga, maganda yung tanong yun eh. Talaga bang mahalaga ang pera? Sabi nung isang dalaga,
na nagsisimba, pero Father, gusto kong maging mayaman. Bakit? Gusto kong bumili na sasakyan. Bakit? Ano sagot sa akin ng bata? Kasi Father, magkaiba pa rin ang pakiramdam na umiiyak sa loob ng kotse kumpara sa iyak sa loob ng tricycle. Ganun ba talaga? Hindi ko alam eh. Baka nga, no? Baka, my dear friends, but still parehas lang. Parehas lang. Sabi nga, pagdating ng 11:30, alam ko eh, alauna ay medya, Father, ililipat ka na sa ICU. Sige po. Father, kailangan natin magpalit. Kailangan niyong mag-diaper. Alam niyo, ang hirap nun. Kailangan niyong mag-diaper. Ano ibig sabihin? You will be put in a place where you will be humble. Tinatanggal na yung belt. Father, tinatanggal ko ng belt. Ibababa ko ng pantalon. Na-imagine nyo ba yun? Nakahiga kang ganun, wala kang magawa. Sabi ko, Lord, makikita na nila. Diba? Gusto kong imulat ang aking mata. Sino ang mga tao sa loob ng emergency room na nakikita akong hubad? Di po ba, ano? Bakit? Several years ago, when I have colonoscopy, alam niya naman ang colonoscopy, noon, ngayon, pinapainom ka na lang ng kung ano-ano, mag-CCR ka na. Noon, may labatiba pa eh. Ano ilabatiba? Susundutin ng hose yung puwet nyo, lalagyan ng sabon ang inyong tiyan para kayo ay magpunta sa CR at luminis ang inyong bituka. Hindi po ba? Hindi ko alam kung naranasan nyo yun. Dumating na yung nurse, dala-dala isang pitchel lang ng tubig na may sabon, may hose. Tapos sabi, Father, ganito po ang gagawin natin. Alam ko lahat yun, naintindihan ko yun. Oh, Father, ibaba mo na short. Sandali lang. Hindi ko may baba short ko eh. Ano? Father, ibaba mo. Sandali lang, sabi ko. Father, wag na kayo mahiya. Sanay na ho kami. Sanay ka ako, hindi. Di ba? Gawain mo yan eh. Ay ako, hindi ko maggawain yan. Di ba ba? Oh, sige na, Father. Talagang nag-usap pa kami. Saan ka nagsisimba? Diba? Taga-kainta po ako. Nagsisimba ka ba sa Jesus Shrine? Minsan po, ay, nagsisimba ka doon? Bakit? Nagmimisa ako doon eh. Di ba? Ang hirap nyo, nagmimisa ka, didipa-dipa ka nyo, the Lord be with you. Tapos sabi nung nurse, ay, nasundot ko ng puwet niyan. Di ba? O kayo? Di ba? Teacher ka, professor ka, doktor ka dito. Di ba ba? Do you think you will not be vulnerable when you are sick? Sasabihin ba ng mga tao sa hospital, oy, ingatan ba yan, doktor yan? Di ba? Ganon din ba kayo? Pag nahihirapan na kayo huminga, ganon din ba kayo? Och! Parehas lang. Di ba? Ang bill ba magbabago? Hindi. My dear friends, my brothers and sisters, mahalaga yung tanong na yun. It entails character to see that what really matters most is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. Marami ng Lent ang dumaan, hindi po ba, ano? Dati, dito ka lang. Baka nandito ka na ngayon. Ilang taon ka lang, nandito ka na nangangapit. Hari nawa, huwag kang mahulog, di po ba, no? Hari nawa. We have three obligations as a believer. And what is that? That we worship God, that we preach the gospel, that we serve the poor. We worship God.
We preach the gospel, we serve the poor. Ano sabi kanina? How do we serve the poor? How do we serve the poor? We give food to the hungry. We give drink to the thirsty. We clothe the naked. We welcome strangers. We visit the sick. We visit those who are in prison. We bury the dead. Why that is important? Because the first few days in the beginning of Lent, it was stressed that there will be judgment and we will be judged according to what we have done to our neighbor. Hindi sinabi doon, may pera ka ba? May narating ka ba? May titulo ka bang nakuha? Hindi sinabi doon. Tama po ba? Ang sinabi dang doon, nagpakain ka ba na nagugutom? Pinaino ba ang nauuhaw? Dinamitan mo ba ang mga hubad? Dinalaw mo ba may sakit? Dinalaw mo ba mga nakakulong? Di po ba? Ano? Sinalubong mo ba mga estranghero? Nilibing mo ba ang mga patay? Ano sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? If you give things you do not need, it is a decent way of throwing them away. Sabi ko nga kay Father Ed, nagtatrabaho pa lang ako na pumutok ang pinatubo. Ano ang kadalasang pinamimigay ng tao? Yung mga bagay na hindi mo na kailangan. Di po ba na? Mga damit na hindi mo na magagamit. Nakakahiyaman. Nakakahiyaman. Pero, isa kami sa mga unang nagdala ng gamit sa Pampanga nung pumutok ang pinatubo. Sa mga aita, dala-dala ko maraming kahon ng damit. Pero hindi ko alam kung anong laman. At nang binuksan ang mga kahon, nakakahiya. Ang laman ay barong, gown, Amerikana, ha? At pinag-aagawa ng mga aita. Na-imagine nyo ba itsura ng aita na nakagown? Na nakabarong? Habang nag-aagawan sila, parang naghahanda kami sa sagala. Hiyang-hiya ako. Hiyang-hiya ako. Kasi sadyang ang pinamimigay natin ay mga bagay na hindi na natin kailangan. Mananabi ako. Kadalasan kung mayroon kang katulong, ang kinakain ng katulong ay yung mga tira kahapon. Ang mga pagkain itinabi sa rep na ayaw mo nang kainin. Di po ba? Yan ang katotohanan ng buhay. And don't entertain the thought that we are feeding the hungry by giving those pangatlong init na sa kanila. It's a decent way of throwing things. Diba? Nung inaayos namin yung mga relief goods para sa Tacloban, ang ginawang area ko saan iniipon lahat ng relief good ay sa gym ng San Carlos Seminary. Lahat ng seminarista, lahat ng volunteers, nandun, itatambak doon ang damit, isosort out short, t-shirt, lahat. Can you imagine? May nagbibigay pa rin ng brief, panty. Di po ba, ano? Sana man lang bago. Di po ba, ano? Sabi ng isang bata, nakakuha ng panting malaking-malaki. Ha? Naiskandalo siya. Sabi niya, Father! Ano ito? Noon lang siya siguro nakakita ng ganong kalaking panty. Di po ba, ano? Ako rin. Sabi ko, ang laki naman yan, di ba? Sabi ko, itabi mo yan. Gamit yan sa kusina. Sabi ko,
Para saan, Father? Ah, yan yung pag nagsasala ka ng niyo, gagamitin sa ginata. Di ba? Para lang hindi may skandalo, di ba ba? No? Hindi ko masabi sa kanyang palti yan. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, sometimes, if not always, if we are in a level of success that we become numb and forget our brothers and sisters, that's a problem. Nag-apostolate kami. Hindi nyo, kung alam ninyo, yung isang lugar sa Caloocan, Bagong Baryo, doon kami nakatira. I mean, doon ako naka-assign. Ano ang hanap buhay ng aming tinerhan? Nangungulekta kami ng mga tira-tirang pagkain sa restaurant. Hindi pa kilala noon ang pagbag. Pero yun na ang ginagawa namin. Pipiliin mo at yung hindi na makain, lulutuin namin, ipinagbibili namin kaning baboy. Pero yung pwede pa, papagpagan mo lang. Yung mga konting mga manok na kinagatan lang ng konti, mga karni kinagatan lang ng konti, huhugasan mo lang, priprituhin mo, pagpag. Ano po? Kaya ko namang kainin yun. Ang hindi ko kaya yung mga kanin na huhugasan nila at lulutuin, gagawin sinangag bukas. Ano po? Pero yung prito, kaya ko pa yun. Anong ginagawa? Galing sa seminaryo, dala namin yung aming mga baon kasi ayaw ng aming mga formators na kakain kami ng pagpag. Pero, dahil pagpag ang palagi nilang kinakain, pagdating namin, lahat ng dala naming baon, lulutuin na nila. Lulutuin na nila. So, kahit nakakain ka na, kakain ka uli. Bakit? At least, nakakain ka ng bagong luto. Pero minsan, pagdating ko, may bagong kanin, may bagong ulam, hindi pinansin ang dala ko. Sabi ko, malaki ang kinita kagabi. Parang corned beef. Kuya, kain ka. Siyempre, kain ka. Host mo yun eh. Kuha ka ng kanin, kuha ka ng ulam. Pag subo mong ganyan, mukhang corned beef, pero hindi corned beef. Naisubo mo na. Naglalaro na sa utak mo kung ano yung kinain mo. Di ba ba? No? Ang hirap lunukin. Nagluluha kang ganyan kasi ayaw talaga bumaba. Ano po? Sabi ko, pag ininim ko ito ng tubig, dadami ito. Di po ba? No? Pilitin mong lunukin. Talagang ang tagal kong maglunok. Ano sabi ng batang katabi ko? Kuya, ayaw mo? Sabi niya, akin na lang. At least, ang pinipilit mo na lang yung laman ng bibig. Hindi na yung laman ng pinggan. Di po ba? No? Oo. Tapos tumayo ako. Kunwari maghuhugas ng kamay. Tinignan ko sa basurahan kung ano niluto kasi mukhang bagong luto naman, di naman mukhang pagpag. Nakita ko, may dilatang bagong bukas. Ah, at least dilata. Sinisipa-sipa ko ang basurahan para umikot ang lata. At umikot. Nakita ko. Ah, yan pala. Ano pa? Nakalagay doon. Pedigree. Meat chunks. Ang flavor ay meat chunk. Pedigree. Nalunok ko na. Meron ba sa inyo kumakain ng pedigree? Pag uwi ko, tinawagan ko yung kaibigan ko na may-ari ng animal house. Sabi ko, Ed, nakakain ako ng pedigree. Anong konsuelo? Sabi niya,
Huwag kang mag-alala, tinitikman din namin yan. Oo, ikaw tinikman, no? Ako niloko, di ba? What I'm trying to say, the difference between successful and happy people, successful people are people who can put food in their table according to their likes. Happy people will eat what is set in their table. Di po ba? Kaya nga may mga anak na ang daming ulam, wala lang hotdog. Ano sabi sa magulang? Wala tayong ulam. Anong tawag mo doon? Anong tawag mo sa sinangag? Anong tawag mo sa corned beef? Di ba? Hindi sila ulam kasi hindi yan ang gusto ko. Mga minamahal na mga kapatid, you cannot serve people if you cannot worship God, because God is the foundation and perhaps the measuring stick of who we ought to be and what we should be. How can you preach the gospel? Isa lang. You don't have to bring your Bible and shout in the street's corner. Ano? Ang palagi pong sinasabi, live your life well. Because you might be the only Bible people are reading today. Live your life well. Because you might be the only Bible people are reading today. Nadinig niyo na ba yung salitang, ha? Nagtuturo pala sa Angeles yan? Nadinig niyo na ba yun? Bakit? Kasi sadyang kinakategorize ng tao ang tao. Tanggapin natin yun. Kaya nga yung sabing, ha? Simba na simba? May kabit naman? Diba? Simba na simba? Di naman nagbabayad ng utang? Simba na simba? That was and that is the greatest scandal. May dalawang pari dito. Alam nila ito. Kung hindi man nila alam, malalaman nila. Na ano? Na mayroong apat na uri ng pari kasamang obispo. Ang ano yun? There are priests that are revered. Talagang ginagalang. Dahil kagalang-galang. Di po ba, no? But there are priests who are not revered but love. Hindi nila sinasabi, ang banal niyan. Ano? Ang sabi lang nila ay, love namin yan. Priests that are loved but not revered. Di po ba, no? I'm sure kayo rin, meron din kayong ganyan. Kaibigan namin yan. Love namin yan. Di po ba, no? Kahit may kalokohang ginagawa, love namin yan. But, there are priests who are simply tolerated. Tolerated. Ano ibig ko sabihin? Sadyang pinagtsatsagaan nyo lang. Di ba? Mapapaltan din yan. Malilipat din yan. Worse, mamamatay din yan. Di po ba? Totoo naman. Sa parokya nyo, lahat ba ng inyong naging kura paroko? Revered? Love? Or some of them were simply tolerated? Nang mailagay, ang tanong ninyo, bakit siya? Bakit siya? Sabi nila, sa 2025, merong major reshuffle. Ay. Yung mga gusto ang pare, sayang. Yung ayaw yung pare, ang tagal naman. Diba? There are simply tolerated. But the sad story, regardless of being ordained, I have to accept
and humbly accept that there are priests who are cursed. Di po ba? Hindi siya ginagalang, hindi siya kaibig-ibig, hindi na siya kayang itolerate, sinusumpa na siya. Di po ba? Minumura. Minumura. Yan ang katotohanan ng buhay. The ordination does not make a priest holy. The same, the titles and the diploma does not make you educated. Hindi po ba? My dear friends, my brothers and sisters, that's why it's good to us, again, from the words of St. John of the Cross, mas maganda sa Tagalog yun eh, sa bawat takip silim ng buhay, sa bawat pagluhod sa harapan ng Diyos, hindi itatanong ng Diyos, magkano ang iyong naipon, saan ka nakarating, ano ang iyong naabot. Ang tanong lang ng Diyos, gaano kalaking pag-ibig ang iyong pinagkaloob. Lent is a time to look into ourselves and perhaps ask ourselves, where am I as God looks at me? Do not be deceived by the applause of people. Do not be deceived by the adulation that you receive. Because at the end, they will be nothing without our character. Mahalaga yung ang lahat ng bagay ay ginagawa ng mayroong pagmamahal. Bakit? Pwede kang magtiis ng walang pagmamahal, pero hindi kang pwede magmahal ng walang pagtitiis. Pwede kang magbigay ng walang pagmamahal, pero kahit kailan hindi ka pwede magmahal nang hindi ka marunong magbigay. Pwede kang maglingkod ng walang pagmamahal, pero kahit kailan hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka marunong maglingkod. Pwede kang magbigay o kung anuman ng walang pagmamahal, pagpapatawad ng walang pagmamahal, pero kahit kailan hindi ka pwedeng magmahal ng walang pagpapatawad. Maiksi lang ang buhay. Maiksi lang ang buhay. When I was in my bed, paralyzed, I look back because I would confess I had my depression sometime in my priesthood. I was falsely accused of something na sinabi ko talaga sa aking obispo, pag nakita ko ang paring yan, sasagasaan ko yan. Nangibabaw ang galit. Bagamat maraming bagay na hindi ko ginagawa dahil pinapaalala ko sa aking sarili, pare ako, pare ako. Diba? Pero, pag nasasaktan ka, nangingibabaw yung nararamdaman kaysa pagkapari. Sadyang ganun ang buhay. Nakakalimutan mo. Ayaw kong kumain, ayaw kong makakita ng tao, ayaw kong magdasal, ayaw kong magmisa, ayaw kong lumabas ng kwarto, pero pari ako. Pari ako. Gagawin ko mga bagay na dapat kong gawin dahil pari ako. Kaya tuwing hinahawakan ko ang door knob ng aking pinto, dalawa lang ang sinasabi ko, Panginoon, hindi ko naiintindihan. Ang alam ko lamang ay, alam mong mahal kita at alam kong mahal mo ako. What holds me as a person, not necessary as a priest, is the reality that I know that God loves me in spite of, and I know I love God in spite of.
Kaya nung nakahiga ako, paralyzed, maraming tanong, ano mangyayari sa aking pagkapari? Pero, pinaalala sa akin ng Diyos ang aking mga sinabi ko noon. Totoo, Panginoon. I do not know what will happen to me. Ang alam ko lang ay, mahal mo ako at alam mong mahal kita. Sapagkat yan lang ang mahalaga sa huli. Darating ang araw, of course, magre-retire ka, daba? Daba? Dapat. Mahirap na mahabang panahon ka dito, hindi po ba, ano? Darating ang araw, maalala ba ng mga estudyante kung ano yung titulo? Di ko na nga maalala kung sino yung mga teacher ko eh. Di ko na rin maalala mga subject na tinuro nila. Di po ba, ano? Pero sino yung hindi mo makalimutan? Yung guro na naramdaman mo na siya ay mabuti sa iyo. People who have sown their love. Darating yun. At alam niyo yung kwento, kamakailan, isang gurong inoperahan sa isang hospital na alam niyang halos wala siyang pambayad. Nung siya'y magbabayad na, nabalitaan niya, binayaran lahat ang kanyang hospital bill. Tinanong niya, sino po ang nagbayad? At inamin ng doktor na siya nagbayad. Tinanong niya, bakit mo binayaran? Ano sabi? Ma'am, nakalimutan mo na? Estudyante niyo ako. Estudyante niyo ako. At sabi ng guro sa, paano kita mababayaran? Ano sabi ng doktor? Matagal niyo nang binayaran. Hari nawa, no? Pag na-hospital kayo, no? Hari nawa! Yung bang, ang laki ng gagastasin mo, hari nawa, may estudyante ako, hari nawa. Diba? Hari nawa. Ang mahirap doon ay, ooperahan ka ng doktor at sasabihin ng estudyante, anong doktor, yan yung ayaw tayong tanggapin, no? Ayaw tayong pakunin na exam dahil di tayo makapagbayad ng tuition, no? Hindi natin alam. My dear friends, again, I hope you take time to examine yourself. Don't go out. Ask yourselves, how are you in your family? Because if you are good outside of your family and you are not good inside, then you are not really good. Kung kayo ay mabuti sa inyong kapwa at hindi kayo mabuti sa sarili niyong pamilya, hindi talaga kayo mabuti. Kung kayo ay mabuti sa labas ng iyong tahanan, at hindi kayo mabuti sa loob ng inyong tahanan, ang tawag natin doon ay palabas. Palabas. At the end, you ask yourself, how much of what I do, I really do it out of love? And perhaps the second question is, what prevents me from doing the things with love? Sa lahat ng inyong mga ginawa, alin dito ang ginawa nyo ng mayroong pagmamahal? Ikalawang tanong ay, alin dito o anong dahilan kung bakit hindi ko magawa ng mayroong pagmamahal? When I was in Santa Maria Goretti, I was sick. And I have to buy my own medicine. Wala akong ibang kasama. Nagigisingin sa kumbento. Kaya nag-drive ako. Nagpunta ako sa PGH
paglabas ko ng gate, may nakita kong isang street dweller. First time. Tinigilan ko siya, tinanong ko siya, anong ginagawa mo dito? Hindi siya sumasagot. Nagtutulog-tulugay siya. Natatakot siyang baka paalisin namin siya sa kalsada. Pinilit ko siya. At inamin niyang hindi siya makauwi sa Samar. Tinanong ko siya, kumain ka na ba? Hindi siya sumasagot. Hindi siya sumasagot. Sabi ko, bakit ka nandito? Walang-wala po akong pera. Masama ang pakiramdam ko. Tumuli ako sa PGH. Bumili ako ng gamot. At bumili ako ng pagkain. Bago ako pumasok sa kwarto, binigay ko sa kanya yung pagkain binili ko para sa gabi at para sa bukas. But it taught me a very important lesson. And what is that? Nagbibigay tayo, hindi dahil meron tayong sobra, dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. If you detach yourself from people, then it will make you forget who you are. Inuulit ko, if you detach yourselves from people, it will make you forget who you are. Again, in the twilight of our lives, when we bend our knees before God, God will never ask the question, how much money you have, where you have been, what titles you have gained, but how much love you have given. Amen.